Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si SK Beng Maximo at narito kami upang magatid ng updates, announcements, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, February 18, ang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Taguig City gives incentives to top 10 graduating students from public schools, violations report, COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Taguig. Taguig City gives incentives to top 10 graduating students from public schools. Upang ipakita ang suporta nito sa mga mag-aaral na nagpakita ng academic excellence, ang lungsod ng Taguig ay nagbigay ng incentives sa mga mag-aaral na nagtapos ng school year 2020 to 2021 mula sa mga pampublikong paaralan na kabilang sa top 10 mula sa grade 6, 10, at 12 at tapuan naman ang bawat section ng kanilang batch. Ang incentives na ibinibigay ay batay sa academic ranking ng mga mag-aaral na aabot sa 2,000 hanggang 15,000 cash. Ang lahat ng top 1 ng graduating students mula sa grade 6, 10, at 12 ay nakatanggap ng cash incentive na 15,000, habang ang top 2 students naman ay nakatanggap ng 12,500. Nakatanggap din ang top 3 to 10 elementary students ng tig 5,000, habang nakatanggap ng tig 7,500 ang mga completers at senior high school students. Nakatanggap din ang top 1 students sa bawat elementary class ng 2,500 pesos, habang ang top 1 completer at senior high school students mula sa bawat klase ay nakatanggap ng 5,000 pesos. Ang programang gaya nito ng lungsod ay nagpapatibay ng paniniwala nito sa kahalagahan ng edukasyon. Kaya naman ang Taguig ay magpapatuloy sa mga programa at inisyatibo nito na magbibigay suporta sa edukasyon ng bawat mag-aaral ng ating lungsod. Para naman po sa ating violations report, narito ang violations report as of February 17, 2022. Para naman po sa ating COVID-19 case update, nakapagtala ang ating City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates ng lungsod ng Taguig as of February 17, 2022. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of February 17, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at ang mga batang may edad 5 hanggang 11 years old ay maaari na ring irehistro at magpaschedule para sa vaccination gamit ang trace. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod na Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter naman at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ng bawat mamamayan sa ating lungsod. Palaging magsuot ng tamang face mask at kung kinakailangan magsuot din ng face shield. Panatilihin ang 1 metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Taguig Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concerns ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number na 8789-3200 at mobile phone number naman na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong mga barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. Habang iniintay ang inyong kategorya na magbukas, ang TRACE application ay magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 2 o GCQ at sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si SK Beng Maximo at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.